Gamit ang sining ng pagpinta ni inilarawan ng isang Pinoy painter ang pagkakaisa at interaksyon ng mga Pilipino at mga Banyaga sa ginanap na art exhibit sa Vienna. Mula po Austria, may balitang global, si Hector Pascua. Kilalang Pinoy painter sa Austria, si Tommy Aquino. Sa kanyang bagong art exhibition, pinakita niya ang natatanging artworks na inspirasyon ng Vatican Spanish painter and sculptor na si Pablo Picasso. Ginawa niya ito para mas mabigyan ng halaga ng mga Pinoy ang European culture at makilala naman ng mga Europeans ang galing ng mga Pinoy. Talagang inaasahan ko na ang mga kababayan natin magkakaroon ng pagkakaisa sa pagkakataon na ito na pinag-uugnay ko ang mga European sa ating mga kalahi. Kagaya ng paggawa ko ng mga Picasso na may impluwensya kay Picasso. Buo ang suporta ng may bahay ni Aquino sa kanyang mga adhikain. Nandito lang ho para sumuporta. Ako po ay mahilig din ho sa arts. Kaya ako po ay buong puso na sumusuporta. Humanga sa abilidad at adhikain ni Aquino ang mga Pinoy at banyagang dumalo sa vernissage. Now what captures me about Tommy and his art is his transition from being a Filipino in the Philippines and being a Filipino in Europe. Added to that, now with his Picasso style coming in, I honor Tommy for bridging that gap, for bringing Europe into the Filipino, for bringing Filipino to Europe. And that is our only weapon against all the negative stuff, all the turbulence. Sobrang galak ng mga Pinoy, naging modelo ni Tommy, na pinangalanan na rin Pinoy Picasso ng Vienna dahil naging parte sila sa okasyon. Natuwa ako sa ginawa ng artist natin si Tommy Aquino. Kasi kung hindi man kamukhang kamukha, at least masaya ako. Naniniwala ako na ang pagpipinta niya ay hindi lang basta-basta, kundi mula sa puso, pinapakita niya rin kung paano niya nakikita yung isang tao. Dahil sa positibong reaksyon ng mga dumalo sa vernissage, binabalak ni Aquino na i-exhibit ang kanyang mga opera sa iba pang parte ng Austria at Europa, kung saan naninirahan at nagtatrabaho ang maraming Pinoy. Hector Pascua, ABS-CBN News, Austria.